So guys, nandito na naman tayo ngayon at welcome back to our channel, Rombian's Vlog. At welcome din sa ating bagong topic sa RMS Carpentry episode number 2. So, tamang-tama dahil nandito tayo sa trabaho ngayon, may pagkakataon tayong makakuha ng video actual natin gagawin. At kasamantalahin natin yan guys dahil pambihira lang tong ano na to, pambihira lang tong pagkakataon na to. Yung isang video natin ay nakuha natin ano pa, kumbaga matagal na, pero kagandahan nun ay nasave pa natin. Kaya makakagawa tayo ngayon ng video na nakuha ko na dati, tapos ngayon i-actual natin. Actually, yung unang video na yun, ako rin ang gumawa. Ako rin yung nag-video. Ako lahat. Pwede na! Ako rin yung gagawa. Ako rin ulit yung mag-video. So, dalawang video ang gagawin natin guys. Dahil ang topic natin ngayon ay dalawang klase ng pagkapit ng hamba at pinto. Kumbaga, Philippine Standard at UAE Standard. Kaya, magkakaroon tayo ngayon ng idea. Hindi lang yung nakasanayan natin na gagawin. Ngayon, magkakaroon tayo ng panibagong kalaman. At sana magustuhan niyo yung video na gagawin natin dahil napaka-importante po talaga kasi sa side ko po ay kahit ako sa palayo sa loob ko, karpintero ako pero nakaranas pa rin po ako ng rejection. Aww. Hindi dahil hindi ako marunong pero dahil magkaibang standard na nakasanayan ko sa standard na nakasanayan nila. At dahil siyempre may mga company na talagang ini-enhance yung ano nila, ini-enhance yung trabaho nila para mapadali, mapagaan yung trabaho. At syempre, yung pinaka-importante, mapaganda yung trabaho. Kaya, pinagmamalaki natin sa sarili natin na magkagawa tayo ng ganitong content na mapapakinabangan. Hindi lang ako, pati rin kayo. So, sana samahan nyo ako guys na talakayin natin ang content na ito. At kung bago ka pa lamang sa channel namin ito ay sana naman ay huwag mong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload namin video. At ang inyong lingkod po ay nag-upload every Sunday night 7:15 PM. Kaya weekly po kayong may mapapanood sa aming channel. So please supportahan nyo rin yung aming channel para naman mas lalo pa aming ganahan na gumawa ng video para sa inyo. So, ayun na nga guys, huwag na natin patagalin to kasi medyo matagal na. Medyo marami na akong sinabi. Baka makalimutan ko na kung anong content ang gagawin natin. Kaya, simulan na natin. So, ayan guys, andito yung partner natin, si Brad Michael De Los Reyes. Yung partner ko sa pagkabit ng hamba. Hamba pa lang kasi hindi pa yung pinto. Ang standard kasi natin dito sa Pilipinas ay hamba muna. Kung nakikita nyo, hindi pa siya finish. Hindi pa finish yung wall. Ilakabit muna natin yung hamba. Ayan, ganyan muna yung opening niya. Kailangan natin magkabit ng galapa para pagkabitan ng hamba. Bali, yan yung first step. Tapos, dito naman ay makikita nyo yan yung hamba. Yung kaya, yung hamba. Ano ba kasi nyo, may pakuya sa gilid. May paku sa gilid. Kung mga resistance challenge, o kaya yung mga story na, kailangan may lalagyan ng lasso dito. Lalagyan nyo ng lasso dito kasi para hindi pagdaanan ng anay. Pero, kaya dito ngayon, tayo na sa 11th floor na tayo, so hindi na kailangan kasi sa baba pa lang may mga nakalagay ng lasso nyo. Kaya siguro naman mapapagod na pati yung anay na umakyat dito sa taas. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ito yung
ka, magsisipag ka pwede ng pwede ito. Magkipagpapan ng hollow block. Bago natin lagyan ito, yan, bago natin lagyan yan, kailangan mo muna i-check yung opening kasi pag nilagyan mo na yan, mahirapan ka na magtibag. Minsan, pag nilagyan mo yan, tapos tinipag mo yung luluwag na yung concrete ngayon. Kaya magpapanibago ko naman. So, ayan, pinitipag na ng partner ko. Hanggang dyan sa baba. Pag magka door opening mo ay 80, yung pinto mo ay 80 cm. Dapat yung opening mo, rapid mo siya. Ang opening mo wall ay 94. Lagi kang plus ng 14 cm. 7 cm kabilaan. Kasama na yung pako. Kasi naglalagay tayo ng pako. Kung papalitin mo yung pako. Kaya kung ang opening mo ay 90 cm, yung pinto ay 90 cm. Kasi cm yung kadalasan na ginagamit ng isang finish. Kapag 90 cm yung opening ng pinto mo, ay kailangan 104 yung concrete opening mo. Para hindi na sana magtitiwag. So, kapag na magkakabit kami, magtitiwag muna kami. So guys, ayan, tapos na yung galapa. Kaya ang susunod ay mag-level naman tayo. I-level natin siya. Okay, tayo kuha sa yan, elevation. Nakawan mo ito yung baba, kuha din galing kita. Teka lang ito. Bukuhin natin yung elevation sa labas, papunta rito. Para magpare-pareho yung height ng pinto. Lalagyan natin ang dito. Papasok siya sa 105 kasi 105 yung standard ng pinto ito. Yan, kung nakikita nyo, 101 lang siya. E yung hamba natin, pagaling sa workshop, pagaling sa bilihan, naka 105 yun. So, ang flooring natin ngayon ay 101 lang, 101.4. Kaya ang mangyayari, tutulan natin yung hamba. Galing dito kasi, 105 yan. Eh, yung flooring natin ay 101.4, so kailangan natin siya ng tutulan ng 4 cm. 4 cm dito. Wala nyo isa, tayo yung kabila naman. So, pakatapos yung putulan, ayan,
Kailangan niya siya ipako muna sa taas. Ayan. May kulit siya dito. Ayan. Ito yung elevation. Ito. 110 galing sa taas dyan. Ito rin, 110 galing sa level. Basyada ang kuha niyan. 110, basyada yan. Kasi yun yung magiging pinto. Tapos, bali, 1 meter yan pa baba. Ang magiging finish niya. Pero sa ngayon, sobra siya kasi hindi pa finish yung flooring niya. Pag na-finish yan, 1 meter galing dito to flooring. So, pag na-finish yung hamba, niya tunod. Kailangan siyang hulugan. Huhulugan naman siya. Huhulugan niyan dito. Huhulugan siya sa kabila. At huhulugan din dito. Ganyan, medyo ganyang kahapon yung pagkakabit dito sa atin sa Pinas. Ang marami kang kailangan. Wala dyan, gagawin ang panel ito. Guhulog siya ngayon dyan sa kabila. Ako naman, guhulog ang kapita. Kaya kailangan, dalawa kayo. Kaya kung wala namang partner, pili naman mag-isa. Kasi medyo mahirap siya lang talaga. Yan. Kailangan mo na marang tulog. Tapos, kailangan mo siya pareuhin yun. Ano niya? Yung gap ng pinto. Kailangan mo siya. Kailangan mo siya. Tapos dito, galing sa kanto. So, bali ito, 36 cm. 36 cm din siya. Ganyan. So, ayun ang ano. Tapos na yung pag-install natin ng hamba. Ganyan yung pag-install ng hamba dito sa Pinas. Kailangan siya lagyan ng galapa sa gitna. Para, kasi pag nilagyan na siya ng halo, pwede siya tumulak. Kaya ang magigipin din siya yan, malaki sa taas, maliit sa gitna, malaki sa baba. So mahihirapan tayo mag-install ng pinto. Kasi pag nilagyan nga ng halo, siyempre, yung bigat ng halo, itutulak. Kaya kailangan natin ng galapa sa gitna, sa bandang gitna ng hamba. Tapos, may galapa din siya dyan sa baba para hindi siya umusog na papunta rito o papunta rito. Kaya kailangan may galapa din dyan. Tapos, kailangan yung basyada. Susukatin nyo kung 80 cm sa taas, 80 cm din dito. Ito, 80 cm din sa baba. Para hindi na kayo mahirapan magkatab ng pinto kung mag-install na kayo. So, ganyan lang, no? Ganyan yung pagtabit natin ng hamba. Tapos, pagkatapos ng magtabit ng hamba, may nagawa tayo ng una, papakita natin kung ano naman yung gagawin ng maton. So, may natapos tayo ito, nakalagyan natin ng patigas. So, ganito yung itsura niya. May lalagyan siya ng halo. Kaya kung di mo siya lalagyan ng galapa dyan, may tigis talaga niya. Itulak siya dito. Kaya kailangan, para lagi naka-alap yung hamba nyo, lagyan mo siya dyan. So, masunang ang bahala niya na. I-finish nila yan. Bago ta, babalikan natin yung kinabit natin yung hamba pagka tapos na yung tile sa flooring. Tapos na yung tiles dito sa wall. O kaya itlibihin, pag finish na talaga siya, pagtapos na halos, kompleto na yung ano, yung pintura na finish na siya rito bago tayo mag-install ng pinto. Ipapahuli naman yung ano, pintura sa finish niya. So, yun lang guys, no? Sana may napulot kayong kaalaman dito sa Sinerco video. Tanungan kayo, i-comment ko lang sa baba. At kung may suggestion din kayo, ganun din, i-comment ko lang din sa baba at gagawa natin ng video yan. At sasagutin natin yung mga katanungan nyo. Ayun lang guys, ano? See you in the next video.